Okay. Okay, we'll start with, tungkol sa utang. Okay. Narito na po ang ating word of the day. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating word of the day. Ang ating word of the day po ay solidary obligation. Ang pananagutang magbayad ng utang ng iba. Okay, medyo napakasimple ata itong definition na ito. Pero ang totoong definition ng solidary obligation ay ang pananagutan na magbayad ng utang mo at ng iba sa isang pangkahalatang obligasyon. Ano ibig sabihin nito? A and B. Okay. May utang kay X. Sabi nila, solidary obligation ang kanilang nature ng utang nila. Ang epekto nun, Gladys, si X na ang siyang creditor. Ang utang ay 1,000. Okay. Kung hatiin mo, tigpa 500 si A and B. Oo. Si X pwede siyang kumubra o sumingil kay A lamang ng kabuuan ng 1,000 pesos. So kasi, yun ang ibig sabihin ng solidary obligation. Pwede si X, yung creditor, singilin si A, o kung gusto niya si A or B, o kung gusto niya si B. Pwede niyang singilin out of 1,000, 1,000. Pwede niyang singilin out of 1,000, 800 lang. Or 900 lang. At saka yung 900, yung 100 kay B. So in short, nakikita mo yung power ng isang creditor. Okay. He has the power to choose against whom to collect. And how much. And how much to collect from each of them. Yes. Ng debtors. Iyon talaga ang ibig sabihin ng solidary obligation. At ang creditor, ang kapangyarihan niya, hindi na siya maghihintay pa na yung isa hindi makapagbayad. Pwede na siyang dumiretso sa isa kung gusto niyang kumolekta sa isa lamang. Halimbawa, Gladys, si A and B ang may utang. Si B nasa Amerika. Hindi mo naman mahabla si B. Mahablahin niya na lang si A sa lahat ng utang. Ayun. Tapos mag-reimburse na lang si A at saka si B. Si A, hahabulin niya si B sa parte niya. Iyon ang power ng solidary obligation. So itong arrangement na to between yung mga nag-uutang, nasa papel ito. Nakakontrata, naka-indicate talaga specifically na ang role ng bawat isa, yung solidary obligation. Okay. Ano ang mga kataga na signal? Na nagpapahiwatig. Na nagpapahiwatig ng solidary obligation. Okay. I promise to pay 1,000 pesos to X. Signed A and B. Solidary yun, Gladys. Kasi bakit? Si A, sinasabi niya, I will pay X. Si B rin, sinasabi niya, I will pay X. Okay. So, solidary obligation. Uh-huh. So, si X. Pwedeng makasigil kahit kanino. Kasi yun ang pangako nila. Okay. Diba? Correct. Naman. We shall pay respectively to X 1,000 pesos. Pareho rin ang epekto. Ganun rin yung word na respectively will signal solidary obligation. We shall pay collectively to X 1,000 pesos, signed A and B. Pareho rin ang epekto nun. So yung mga signal ng mga solidary obligation, respectively, collectively, distinctively, we shall pay distinctly to X 1,000 pesos. Iyon ang mga indication ng solidary obligation. Ayun. So iyan po iyon.